Makakasira ba sa ating engine o sa ating aircon pag i-on natin ang aircon agad once na nag-on ang engine? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, may nag-email lang sa akin ano at sabi nga niya medyo pangbaguhan nga daw ito na tanong ano at sabi niya nga baguhan lang daw siya sa pagkokotse at yung question niya nga daw is makakasira ba sa kanyang aircon pag i-on niya kagad yung aircon niya after niyang i-on yung makina. Okay, to answer it, no, hindi naman yan makakasira. Actually, ang aircon naman natin ay hindi naman yan kailangan i-warm up. Kumbaga, kahit pag start ng sasakyan, i-on natin yung aircon natin, walang magiging problema. And actually, ang ating aircon lang naman, nagbibigay yan ng load sa ating engine, ano? Maliit lang naman. Kumbaga, pag in-on natin yung aircon, may bigat ng konti sa takbo ng ating sasakyan. At may konting consumption din siya, syempre, sa ating electricity. Pero, wala siyang magiging problema. Okay? Kasi, okay, ano ba yung mga vital parts ng ating aircon? Yung ating compressor, evaporator, condenser, tsaka yung expansion valve. So yung compressor, siya yung nag-compress nung refrigerant, no? At yung evaporator naman natin, siya naman yung nagpapalamig. Kumbaga, siya yung nandito sa loob. Siya yung parang radiator dito sa loob ng ating sasakyan. Kumbaga, sa kanya papasok yung mainit na hangin at papalamigin niya. Then yun, yung condenser, siya naman yung nandun sa unahan ng ating sasakyan. Kumbaga siya yung nandun sa katabi ng ating radiator. At yung expansion valve siya naman yung nagre-regulate nung refrigerant. So kung ang tanong is kung may masisira ba, wala. Okay, kasi hindi naman kailangan i-warm up ang ating kotse o yung ating aircon. Kumbaga kapag ka-start ng ating sasakyan, pwede mo na kagad i-start ang inyong aircon. Although maganda rin naman talagang practice, no? Yung bago natin i-on yung ating aircon, sana nasa magandang condition na or sabi natin okay, nakaset na talaga yung ating engine. Kumbaga, pag-start kasi yan, sabi na natin medyo mataas pa yung RPM yan eh. So, bago natin dagdagan sana ng extra load, kumbaga, paanihin muna natin. Kumbaga, medyo pa-adjustin muna natin yung makina natin bago natin siya bigyan ng extra load, no? So that's the idea. Okay lang yung practice na yon na medyo painitin muna natin yung makina bago natin i-on yung aircon. Pero wala namang magiging problema kung pag-on ng engine, on din yung aircon. So both wala rin problema doon. Ano? So kung yung tanong mo doon sa question is kung makakasira ba, walang magiging problema yan. Okay? Siguro, kung nabanggit ko, napanood mo yung mga previous vlog ko, na ina-advise ko nga, maganda rin naman na practice na pag tayo ay mag-off ng sasakyan, off muna natin yung mga aircon, yung head unit, para sa pag-start natin, lahat ng power ay mapupunta sa pag-start. So yun lang naman yung suggestion ko dyan. Ano? Pero yung papatayin mo man o hindi, yung aircon, pag-off mo at pag-on mo, wala yung magiging problema doon. Okay, pero ito, isang idea lang. Ano? Kung sakali man na naglo-loko yung RPM mo, okay, isang sistema rin kasi sa pagta-throttle relearn, okay? Yung tinuturuan natin yung sasakyan natin para umayos yung kanyang RPM, good practice din na pag-on ng sasakyan, naka-off muna yung aircon para matutunan niya yung walang load, no? O walang load na aircon. Then eventually, di ba, pag sa throttle relearn, ang next phase dyan is i-on din natin yun na naka-under yung aircon para matutunan niya rin kung ano ba yung tamang bukan ng throttle pag naka-on naman yung aircon. So yun mga paps, no, yung answer doon, walang magiging problema. Ayun. So ngayon magsasagot na naman tayo ng mga tanong na may kinalaman man sa aircon, ano. Okay. Ito. Magkano magpalagay ng Prion? Well, ayan, nasagot ko na naman 'to eh. Pero sige, depende sa shop pero usually mga 500 to 1,500 ang price pa magpapalagay kayo ng Prion. And usually, free na rin yung paglilinis ng condenser. Okay, so sabihin nyo, libre mo na yan. Okay, pero not all the time kailangan mag-add ha, kasi baka naman merong tagas yan. Okay, so kung sakali mang sabihin natin after 2 weeks,
o after a week, eh mababa ulit yung prion mo o yung dami ng prion mo, eh magpa-check ka na, baka may tagas na yan ano. At yun, next question is, nawawala ang lamig ng aking aircon pag nata-traffic. Possible bang cause nito ay prion? Well, kung napanood mo rin yung previous vlog ko, the answer is yes, possible. Baka kulang sa prion yung iyong sasakyan, ano? Kaya, isa yan. No, mas maganda, dali mo sa mga trusted na aircon shop at ipacheck mo kung kumusta ba yung dami ng iyong prion. But, yun nga, mas maganda, ipa-evaluate mo mabuti. Bakit ba nagbabawas? Kasi, for sure, may reason yan, ano? So, yun. Ayun. Ito, next question natin is, sira yung magnetic ng aking compressor. Dapat ba isang set na yung palitan? Well, oo. Kasi pag bibili ka naman usually ng magnetic, isang set talaga yan. Okay? Mas maganda, palitan mo na rin talaga ng isang set para isang bukas na lang. Kumbaga kasama na yung clutch, yung pulley, tsaka yung magnetic. Although, pwede rin naman kung medyo tipid mode, kung maayos pa naman yung clutch, tsaka yung pulley, pwede naman. Pero, kung halimbawa tumakbo na yun ng mga 100,000 kilometers, ay highly recommend na sabay mo na. Para isang labor, kasi isang ano lang naman yan, isang sistema rin yung paggagawa niya. Kumbaga tatanggalin din yung pulley, so tsaka palang mailalagay yung magnetic. So mas maganda, isang sabay-sabay na yung pagpapalit. Okay, and yun, yun, next question natin regarding condenser, magkano ba ang condenser? Magkano ba? Check mo sa Lazada tsaka Shopee. Nandun yung price niyan. Depende rin kasi sa kotse kung magkano yan. Ano? Pero yung evaporator, parang kapag kasama ang labor, nasa 4,000 to 5,000 yata. Yun yung huli ko napagawa eh. So yun mga paps, no? Sakali man. Ano? At yun, last question na tayo dito. No? Okay. Ano ba yung tinatawag na pagtatanggal ng spacer? Ah, okay. So yung pagtatanggal ng spacer, ito kasi pag lumalaki na yung gap nung clutch tsaka nung pulley. Kumbaga, para magdikit siya ulit, binabawasan. Usually, sa isang compressor na bago talaga, may dalawa o tatlong spacer yan. Now, pwedeng babawasan niya ng isa o dalawa, then eventually, okay na yon, then hanggang mga tatlong bawas. Usually, ganun yung sistema, no? Now, pag naubos na yon, that's the time na kailangan mo nang palitan yung iyong pulley. Okay? O yung iyong clutch, no? Kasi possible na maliit, malaki na talaga yung gap niyan. So, ang effect kasi niyan, para nag-intermittent din yung lamig niyan. So, pwedeng may oras na okay, may oras na hindi, or minsan naman, pag malamig pa siya, okay, nag-a-appear siya. Pero pag mainit na, hindi na siya nag-a-appear. Or ang ginagawa niya, isang diagnosis nga dyan is pag nawala yung lamig ng aircon, papatayin mo mga 5 to 10 minutes. Then pag inon mo ulit at lumamig, possible yun. Kailangan mo nang bawasan ng spacer. Pero kung wala nang spacer yun, that's the time na kailangan mo na siyang palitan. So yung mga paps, no, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like and don't forget to subscribe to my YouTube channel. At sa Facebook, click mo lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.